As di aku sal. Ang parkingan ay dito sa labas, pero pag nag-check-in ka, pwede naman pumasok sa sasakyan. Kaya nga lang, pagkatapos na naibalik may sasakyan. Disin nyo na mga bahay. Panahon ng mga customer. Yan. Katuto, papasok na po tayo sa Las Casas, Pilipinas de Acusar. Ito po ay matatagpuan sa Bagak, Bataan. Halika mga katuto, samahan niyo ko at ikutin natin ang buong Las Casas. Mga strapyo ng panahon pa ng Kastila. Parang dinala nila lahat dito. Alam mo yung bangka. Las Casas, Pilipinas. Sa araw. Tatur ka, parang bangka. Iikot. Ito yung mga room. Aking Nicolas, this is our class na Binondo Dos from Binondo, Manila. Ito po ay naitayo taong 1900s naman po. At ang pinagigiliwan po ng buhay basita dito ay yung covered azalea na matatagpuan sa likurang bahagi ng bahay. By the way po, trivia lamang po. Ang azalea po natin, isa po siyang balcony na natatagpuan lang po palagi sa back part po ng bahay. While yung nasa front po natin, that's what you call veranda. Yan. Sa covered azalea po, doon po nila makikita yung malawak na palayan. At the same time, doon po sila nakakalakap ng sariwang hangin. And then as of now, this is our house rental. That has 3 bedrooms that can occupy 6 guests naman po. Naka-reserve na for reservation. Okay po, once again, this is our from Binondo, Manila. O from Quiapo, Manila. Na ito yung point ng taong 1867 naman po sa pagmamayari ni Don Rafael Enriquez. Ang nag-design niyo po ng bahay na ito ay si Felix Rojas Arroyo. At ito po ang pinakamalaki at eleganteng bahay na naitayo po noon sa Quiapo, Manila. Taong 1908 to 1923, as you can see sa harap, meron po tayong logo ng University of the Philippines. Wherein, ito po maunawala ang building po ng School of Fine Arts ng UP. And then, ilang din po sa ating mga na... Ayan, sabi lang po tayo ng hotel. Ilang din po tayong building. Yung mga ilang Pilipino National Artists po yung ating nag-ensayo po dito para sa kanilang kaysay sa pag pagaya po nila Fernando Omar Solo, Carlos Botong Francisco at Guillermo Tolentino. Nangunipan po ang University of the Philippines School of Fine Arts sa Padre Faura Street, Manila. Nag-iibang-ibang establishmento na lamang po ang bahay nito. Pagaya po ng bowling alley at girls and boys dormitory. At bago po tayo pumasok sa bahay na ito, sa harapan po natin meron po tayong dalawang uri ng pintuan sa bahay na ito. Ang malaking parte po ng pintuan, tinatawag po natin yung Puerta Mayor, na kung saan doon po dumadaan yung ating mga karwake at kabayo. Samantalang sa maliit po na pintuan na ito, tinatawag po natin yung Postigo. Postigo pa, hindi postigo ah. Ayan. Dito po yung daanan noon mga tao araw-araw. And then as you can see naman po, maliit po yung pintuan.
ay nanahian na. Ayan. Eto, mamasok tayo sa bahay nito. Sarap po. Sa
At yung pagtong po noon, ang bahay nyo ay gawa sa
mas mahal pa po ang bato noon kaysa sa kahoy. Noon po sa original structure noon po ng bahay na ito, meron po na isang liit na nabukal na ginawan po ng pamilya ni Antonio Maximo upang matapagtago po sa mga tulisanes. Ngunit sa kasamang palad, na-discover po yun ng mga tulisanes kung kahit po na po sila nasukot at sinagpapanan. Sa malagay na trahedya po ng sinapit ng pamilya ni Antonio Maximo, may isang batang babae po ang nakaligtas. Yan po ay si Carmen Maximo. Dahil noon po, bata pa lang po si Carmen kung kahit nagawa po siyang itago ng kanyang tagapag-alaga sa isang lumang hayop at pinagsasakban po ng mga gamit na damit. And then, as of now, this is our Filipino restaurant. This is our kusina ni Nanay Maria. Ayan, once again, this is our Casa Unisan from Unisan, Quezon Province. Ayan, tara po tayo sa ating susunod na bahay. Ngayon po yung mga statue natin, kung saan po sila nakaharap, ayun po yung nagiging pangalan po ng plaza. Ngayon po, ito po ay ating Plaza Belmonte. Yeah. Pwede po silang maupo sa mga bench natin. Okay. Dito rin po ginanap kanina, ay kagabi po yung cultural show natin. Yan, dito po sila palagi nag-show po. Ayan po. Sa aking guest po, sa ating susunod na bahay, sa inyong, sa aking likuran naman po, na puting bahay, that's our Casa Jaen Uno from Jaen Nueva Ecija. Na ito yung po ito taong 1901 naman po, sa pamamayari po ni Santiago Esquivel. Ito pong bahay na ito, ito nag-ari ang White House dahil ang kauna-unahang mayor po ng Jaen ay dyan po tumira. Samantala si Jose Carlos po na naging mayor ng Jaen ay dyan din po tumira. Ngunit siya naman po ay maraming kalaban sa politika kahit dyan po siya pinagtampa ang pagbabarilin. At para naman po makaiwas sa mga bala, siya po ay nagpalipat-lipat sa mga kwarto ng bahay na iyan. Ngunit hindi pa rin naman po siya tinatanong kanyang mga kalaban kung kahit bilang pagsuko, siya po ay naghagis na lamang ng puting pela. At sa ngayon po, kung mapapansin niyo sa bubungang bahagi po, yung mga bawat sulok, meron po tayo makikita tila korona ng mga disenyo. Tinatawag po natin yung Acroterion or Crown Calados. Isa po siyang status symbol noon na isa daw po kayo sa may yaman at prominente pamilya sa inyong lugar. Kung kahit po kayo po ay magpapagawa ng bahay at kung gusto niyo pong maalaman na mayaman kayo, yan, pwede po kayo magpagawa ng ganyan. Kaso tayo lang po nakakaalam. Ako yung nasa bubungang bahagi, yung mga corona design niyo, ma'am, sa sulok-sulok ng bubungan. Yan. Yan po yung ating Acroterion. Okay na po sila. Yan, for our next house po, tara po. Sa aking po likuran na bahay, kung mapapansin nyo, meron po tayong magkakatulad na bahay. This is our Casa Cagayan 1, 2, 3, 4 na nagmula sa Cagayan Valley. Ito po ang typical na tirahan po noon ng mga ordinaryong Pilipino dahil mas mahal pa nga po ang bato noon kesa sa kahoy. And kung mapapansin nyo sa bawat bahay natin, meron nakaangat po yan. Dahil ang bahay po na yan ay natagpuan malapit sa ilog. Nagsisilbi po yung protection kapag po nagkaroon ng high tide or baha. Sa original structure naman po ng bahay na yan, meron po yung mga sibang or muta sa mga gilid po ng bahay. Kung saan din po nagsisilbi ventilasyon at the same time, doon din po tinatapon yung mga tirang pagkain ng mga may-ari para po magpakain sa kanilang mga alagang hayop, magaya po ng bato, ike at manok. Sa ngayon po, hindi po natin mapapasok ang bahay na ito dahil under construction po ang bahay na ito. Ayan po, once again, this is our Casa Cagayan 1, 2, 3, 4 na nagmula sa Cagayan Valley. And this, sa bahay, sa inyong likuran, this is our Casa Baliwag 2 na nagmula sa Baliwag, Bulacan. Ito po ay natagpuan malapit sa vicinity ng Iglesia ni Cristo. May silver po ang bahay na ito na bulwagan or function room doon ng simbahan. And then, sa original structure ng bahay, sarado po yung first floor yan. Nagpapresyon na lang po ng may-ari na buksan po yan para pagpindaan nyo ating mga sasakyan at mga tao. And then, sa second floor po ng bahay, isa po yan sa aming bahay, bawa din sa aming resort, na meron dalawang malaking
kwarto na kaya kong upahan po ng 8 katao. Kaya po, masagay ng kawal na sa Rion Boss from Baliwag, Bulacan. And then, sa susunod po nating bahay, ito po mga bahay para patukulan natin. Please tell us natin. This is our last one sa Luna sa Union. Dahil ngayon po, ito na ang 860 naman po sa kapatid ng Rion Boss. Kasi yung po na magkapatid na Luna yung sila General Antonio Luna at Juan Luna. Doon po yung Luna La Union, dahil po yan na makbakan sa Union. Pinalatan lang po yung pangalan at taong 1906 para magbigay pugay po sa magkapatid na Luna. Ngayon po, pagpasukan po natin ang bahay na ito kung saan dadalan po tayo sa isang bakitin na daanan na tinatawag po natin yung Bolada. Na kung saan nun po dumadaan yung dalawang iyong sa kulay na kalipin po natin doon. Ngayon, tatanungin po po sa aking guest. Ano po ang dalawang uri na kalipin natin doon? Meron po silang sariling hari-harian at napagkasundoan na lang po manilihan sa nakakataas sa kanila. Ngayon po, dadaan lang po tayo sa isang makikita na daan at hindi po daan na nakalimit sa aginigit. Pero pansamantala lang naman po ang aginigit natin sa aginigit. Pansamantala lang naman po. Para rin po sa pag-iingat sa mga antigon collection na nakatago po sa mga high collection. Yan na po. Buhubad na naman ang sinilas. Ayong bahay nila hinalalo na dati. Sa gilid na lang muna tayo dadaan. Ano tinawag na aliping sa gilid eh. Sa gilid. Sa gilid lang pwedeng dumaan. Sa gilid na po tayo dadaan. And then, meron din po tayo dito, lagay na aking liquor drink. And then, meron din po tayo dito, old ukulele, old gasera, and then old telephone po. And then, sa mga picture frames po natin, yan, hindi na po siya nalit sa bahay, pero kung mapapansin nyo, yung mga kababaihan po natin, hindi po sila nakangiti. Dahil dalawa po ang rason yan. Sa una nga, so inaabot po sila ng 30 minutes bago po sila kuhanan ng nitrato. Ganun po makagal. And then, yung second reason po natin kung bakit hindi po sila humingiti o tumatawa, dahil kung sila daw po ay katawa, ibig sabihin po nakikipag-flirt daw po sila. Oh. Kahit po sila ay katawa o humingiti, kinakailangan takpan ang kanilang bilid na pabaybay. Opo. Yan. Okay, papupunta po tayo sa susunod na kwarto ng bahay po na ito. Kasi
tayo dito, almaryo. Ang almaryo na gayon po yan ng mga unang kumot at balignon. Meron din po tayo dito, lumba-lumba or rocking chair. Meron din po tayo dito, old cabinet. This is our tumador. Meron din po tayo dito, lavador. This is our wash basin. And then, meron din po tayo dito, luhuran or dinner. Meron din po tayo dito, makinalya. At meron din po tayo dito, saon. At ang ito, sa guest ko, ano po kaya siya? Ano yan? Bigas. Hindi po. Massage. Ito po ang old version ng luggage ng mga Filipino. Oh, tampipi. Tampipi. Yan. This is our tampipi. Design na gawa po sa true gold leaf or tunay na ginto. Wow. Yeah. Dahil noon po, hindi pa po uso ang paggamit ng gold leaf kung kaya tunay na ginto po ang ginagamit na pangdesenyo sa kanila mga bahay. And then as of now, this is our premium casa that has 7 bedrooms that can occupy 16 guests naman po. At kung ito'y uukupahin, meron po itong full butler service, standard cocktail at breakfast na nagkakahalaga ng 169,000 pesos per one night po. 169. Ayan. 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 Ayan.
169 per night. $169 per night sa 16 person. Talaga naman, oh. Miguel Bulacan. Yan po, ito na po ang muling bahay natin. Sana po meron po sila natutunan sa araw na ito. Yan po, once again, this is Las Casas, our bride from the past and hope for the future. Yan, maraming salamat. Maraming salamat. Kahit gano'ng malating bahay, iiwanan mo pa rin. Iiwanan mo rin po. Ayan. 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 Thank you.